Yung result sa CT scan niya is may cyst daw sinorme, tsaka may swelling sa ulo. Tingnan nyo, oh, diba? Klarong-klaro naman sa video na namamatay. Pag hindi marami yung ihi niya, tsaka intake niya ng water, ikatiter talaga siya. Ayan, tingnan nyo naman yung kamay ni Norme, oh. Kakaiba, kasi nag-yellow siya. Wala. Uy, mamay! Ano ba ginagawa mo dyan? Tingin. Parang may ano, ah. Parang may something. Oh, namiss ko na mag-drive mo. Ah, drive ka? Namiss mo na mag-drive? Ah, parang gusto mo nang umuwi, ah. Drive ka, ganyan yung gamit mo pa-uwi. Parang may naalala lang sa akin yung ni Abante. Yung may bela niya. Ah, parang pinaalala lang. Naalala mo yung Philippine look. Titignan niya yung mga dumadaan na sasakyan. Maganda dito mamay kasi nakikita ko nature pa rin. Tignan nature. Madaming ano, saan? Ulo ng buko. Buko? Oh, ayan pa, tas dito din no. Oh. Habang uminom ako ng buko kanina, parang ina-imagine ko na nasa forest lang ako. Forest ka lang. Kasi hindi ka makalabas, bawal lumabas. Labas tayo. Bawal nga. Sabi po niya kanina, gusto niya mag-Robinson. Baka pwede tayo makalabas. Nako. Window shopping. Window shopping. Tapos may dalang, dextrose. Pwede man yan kasi malapit lang ko, kapit-bahay lang natin. Hindi nga, man. Oh, ayun na nga. Pumunta yung doctor dito kanina. 2:33 PM. Ang sabi niya, update sa CT scan, kasi wala daw yung neurologist. Doktor lang kahapon din ang pumunta dito. Yung sabi niya, ano, yung result sa CT scan niya is may cyst daw sinorme, tsaka may swelling sa ulo. So, ayun, sabi ng doktor, antayin namin yung isang doktor sa ulo at tsaka sa neck. Bukas, kung ano ba yung advice niya sa CT scan na nakita sa ulo ni Norme. Pamamaga ng dito mo. Mm-mm. Wala. Hindi nila alam ba na baliw naman to daan? Hindi, Baliw naman to, dati pa. Worry ba ako, mamay? Ha? Kasi may cyst daw ako sa ulo. Dito daw banda, oh. Pero ano pa naman daw, sobrang liit. So, yun nga. Antayin natin yung doktor para nga malaman natin kung ano yung dapat natin gawin para mawala. Hindi siya ma-develop talaga. Mamay, napakahirap pag may sakit, no? Oo. Parang napakahirap. Parang nilimitahan ka sa gusto mong gawin, maging healthy ba? Hindi naman talaga sa lahat ng panahon healthy, Mai. Kasi ako health conscious. Pero kasakit pa rin. Na nangyari sa akin. Kala ko okay lang. Pero hindi pala. Maikli lang ang buhay natin. Kaya sulitin natin yung mga panahon na kaya pa natin gawin lahat ng mga bagay na makapagpasaya sa atin. Yung makagala, mapuntahan yung mga lugar na gusto mapuntahan natin. Mamay, yung... madami din ako na-realize, mamay. Diba, plano natin na bumili ng mga lupa, paggawa ng bahay, mga gustong puntahan, magkaroon ng madaming sasakyan. Kung maangkin man natin yung mga pangarap na yun, someday, pag nawala na tayo dito sa mundong to, hindi na yun maging atin. Iba na din yung magmamayari. Iba na yung magmamayari. Kaya, mas okay na din, sikap konti, tapos gala. Marami. Ano yan? Ayusin mo. Mga bagay na makapagpasayo sa'yo, Mike. Gala. Kasi yung mga bagay na meron tayo ngayon, hindi natin yan madadala kung saan tayo papunta. Tama. Kaya ano din, tumulong sa kapwa, gumawa ng mga mabuti. Kahit na tayo. May, alam ko kung bakit parang may ano dito bukol. Bakit? Mahilig ka sa travel, di ba? Bundok yan. Oh, kasabay mo palagi. Kasabay mo palagi yung bundok. Oh. Hindi ah. Hindi. May. Ano? Hanggang tingin na lang ako sa mga sasakyan dito at saka mga motor. Hanggang tingin ka na lang talaga pag hindi ka magpapagaling dyan. Hanggang dyan ka na lang talaga. Oh. Tignan mo, parang si Abante. Asan? Yun. Hindi bang color naman yun? Pero parang siya. Hoy! Hindi ka pa pwedeng lumabas. Labas na labas ka na, ha? Malapit lang sa mall o mapalamig lang tayo. Malamig naman dito. May aircon naman dito. Ano, hinahanap mo? Window shopping. Window shopping ka lang. Wala kang bibilin. Swipe. Ano, bibilin mo? Wala ka naman bibilin. Gusto ko bumili ng... Ano? Wala. Oo, oh, diba? Ang hirap dito ka, Norme. Pag pupunta ng mall na wala siyang bibilin daw, ang dami na mabili, tulad nung namili kami sa ano sa studio. Sabi niya, upuan lang, pero aguroy, ang dami nang nabili.
Kaya ayun, sumakit na naman yung ulo kasi nagbuhat-buhat siya ng mga mabibigat. May video ako. May video ka na? Yeah, may video ako. Ay, gusto ko makalangap ng hangin. Talika. Oh no! Hininga ko na lang. Ayoko. Hininga ko na lang. Hangin din naman yun. Hangin man. May yung ano ba? Ano? Yung masarap sa ano, sa ilong. Ang masarap man to sa ilong. Ano nga, maganda yung simoy ng hangin. Ang masarap to. Dilob yun. Ang bilang mo sa akin na eh. Pahinga ka muna. Diyan ka muna silip-silip. Hala, tignan mo pala si Abante. Hala oh. Tuk-tuk. Tawagin mo. Pss, pss. Hala ba? Sarap ng anong sasakyan. So, diyan ka lang. Imaginin mo na lang muna to oh, na nagda-drive ka. Okay, okay, okay. Papupunta ko na siya. Ganon din. Ganon din. Sige, mamaya ha. Ganon ka na lang. Drive. Drive daw siya, oh. Drive. Ito na yung ointment na binili ni Vaj. Ayan, thank you kay Vaj para i-apply dito sa ulo niya. Yung mga namamaga. Swelling. Naglagay na din kami ng ice kanina. Yun nga yung advice ng doktor na lagyan ng ointment para malasan yung sakit at yung pamamaga daw. Dito yung namamaga na part sa ulo ni Norme. Inapplyan na natin ng ointment na pinabili ng doktor. Yan. Pero yung sa sis niya, ano? Oo. Pero final pa tomorrow. Ayan. Sana nga kahit papano mag-lessen yung pamamaga dito. Kasi sobrang tagal na ganyan yung ano mo, no? Ta iniisip naman baka yan yung dahilan ng bakit sumasakit yung ulo niya. So halos every night, no? Namamaga siya. Iba talaga siya sa normal na ano. Ito ka, Badge, be. Oh, sobrang flat nga dito ka, Badge, oh. Kaya ka, Normie, oh. Namamaga. Mas mamaga dyan. Oh. Tingnan nyo, oh, diba? Klarong-klaro naman sa video na namamagaya, no? Gagabi na nga ngayon at gusto na maturo ni Norma. Kaso nga lang, yung family ko, gabi lang din sila available para pumisita. So, inaantay natin sila ngayon. Kasi may ibibigay din tayo para kay Norma. Sana magustuhan ni Norma yung surprise natin ngayon sa kanya kahit papano. Mabawasan yung iniisip niya at mapasmile natin siya kahit sa simpleng bagay lang. So, antayin natin yung delivery natin ngayong gabi na to. So, hindi niya alam saan ako pupunta. So, dito ako sa harap ng elevator. Naantok na ako. Bye! So, ito na nga yung inaantay natin na delivery. Tingnan natin kung ano yung magiging reaction ni Norme pag ma-receive niya to. Thank you. Thank you. Rainbow colors. Panda. Wala man lang si panda. Binigyan kita kasi para kahit papano mapasmile ka ba. Siya to? Oh, galing. Pero kay ate. Tapangin kita. Tapos rush pa yan ngayong araw. Ayan, napasmile natin si Norma kahit papano. Oh, tingin-tingin siya sa flower. Oh. Eh, yun lang naman talaga yung pinaka-goal natin kung bakit ginawa natin to. Oh, sana all! Mga 9:20, umuwi na rin sila kasi nga bawal madami dito sa kwarto. Kailangan tulang talaga yung watcher. Oh, te, magsikap ka dyan na makaihi ka. Kasi sinabihan siya ng nurse na pag hindi marami yung ihi niya at saka intake niya ng water, ikatiter talaga siya. Sige. Ayoko. Para na virginian ako dun. Ayan. Halos every minute umiinom ng tubig ngayon, no? Oh. Oh, inom na naman siya. Oh. Agoy. Basta naman na virginian siya. Takot siya nga katiter. Te. Takot talaga ako sa ospital. Kuha mo premium mo. Ah, ihi na naman daw siya. Ala. Ating kamot dyan ay. Ala, anong nangyari, May? Ala, no, may butas. Oh, no. Butas. Ayan, no, nagtumutulo. Nabutas.
Halaka, tutusukan ka ulit. Tutusukan yan ulit. Labasa na talaga, tumulo na. At dahil nga nabutasan yung host, pinalitan na lang ng mga nurse. Ayan, it's 1:41 PM na ngayon. At nag-aantay pa rin kami ng doctor na neurologist. Kaso nga lang, out of town daw yung mga kinakontakt ng doktor. Tapos, ayan, tignan nyo naman yung kamay ni Normie, oh. Kakaiba, kasi nag-yellow siya. Hindi talaga namin alam na ano, anong rason nito. Sabi ng doktor, wala naman. Sabi niya, wala naman daw ang connection yun sa pagsakit ng ulo niya at pagkahilo. Tignan nyo, since nandito kami, ganito yung kamay niya. Sa mga test naman, okay. So, kumusta yung pakiramdam mo ngayon? Kumusta? Okay lang. Ano okay? Masakit ba ulo mo? Nahihilo ka? Ha? Kunti na lang yung sakit sa ulo, tapos kunti lang din yung hilo. 1 out of 10. One. Sobrang kunti. So, parang ano, uwing-uwi na to eh. Pagpupunta ngayon yung doktor, tatanong namin ulit kung ano ba, or kung pwede na ba umuwi, or ano. So, sa ngayon, pahinga daw muna siya kasi wala siyang maayos na tulog. Comment na, kumusta ka daw? So, ano masasabi mo sa kanila? Natutuwa ko sa mga nababasa kong comment na salid daw nila ako sa prayers nila. Thank you sa inyong lahat. Thank you din sa mga nag-message sa akin. Pero, hindi ko kayo ma-replyan kasi pinagbabawalan ako ni Dad Jenny na mag-cellphone. Thank you sa lahat ng concern sa akin. Thank you sa inyo, sa pagmamahal niyo sa akin. Thank you sa lahat. Huwag na kayo mag-alala kasi magiging okay na ako.